China. Ang China, ginagawa ng China. Pero ang akin lang, Bert, no, yung ibang mga negosyante na gustong pumasok dito sa negosyong ito, ngayon, kung ang capital mo ay kulang naman, ay magtayo ka na lang ng hair science, ganun, no? ganong mga kurso. Huwag nila pang masukan ito because this is really a very expensive course, no? In order to acquire that state-of-the-art simulator, that is costing something like the minimum of 50 million pesos. Okay. Yan. Huwag na sila mag-attempt na mag-venture sa ganito. Huwag na sila mag-attempt. Okay. Hayaan nila yung may capability na na pumasok dyan. Okay. Again, mayroon pa rin tayong mga katanungan. I just want, curious lang ako, Captain Sabay. The investment in putting up a training center, kailangan mo ng big amount. Like we mentioned a while ago, kailangan ang ROI. Mayroon ba kayong study kung kailan ito makukuha ninyo? At ganun ba kahaba yung PC ng mga kasama mo sa negosyo para may pagpatuloy ito? Sorry ha, that is out of curiosity siguro kanya. Gusto kong, ano, but I don't have any plan of putting up a center. Sige po. Kung sakali mang misan, magkaroon ka ng plano, kausapin mo na lang. No. Siguro kahit if siguro isang gulong, may gulong ba yung bangka? Yung LEC, no? Hindi yung ganun, pang ganun. Hindi, ano ba? Yung sagwan. Ni ipang sagwan siguro, hindi. Sige, just kidding. Go ahead, please. Yes, first and foremost, when we established the center, ang primary objective is to serve. Mag-serve kami sa industry. And of course, since this is partly a business or enterprise ito, we consider it as an inevitable consequence, yung return of investment. But for how long, that would depend on the acceptance ng stakeholders, ng mga industry players, ng mga parents ng ating mga bata, at saka mga shipping companies na would recognize what we can offer. But, so, ang study namin, siguro the best scenario is 10 years before maka-break even. Okay. Pero I understand yung kanyang training center ay nakabilang doon sa top 10. Ha? Top 10. Yeah, I would say. Masyadong humble naman to si Captain Sabay. Kasama siya doon sa top 10. Ha? Engineer Ramirez. I would say na gano'n. No? At yung in-open nga nila na para sa basic safety training, I think investment nila ngayon na hindi pa tapos, ha? Mga 100 million na. Sabihin, yung lawak is 17 hectares. 17 hectares, so talagang malaki. Yung building pa lang, gano'n na 100 million na ang nagasto nila doon. So the reason why we're discussing this, because we want to educate and inform the public, especially yung mga estudyante na gusto mag-apply ng trabaho sa barko. Hindi ka makakaalis sa barko kapag wala kang training, correct? Yeah, correct. Okay. Yeah, pero ganun nga ang nangyayari, no, katulad sa mga ibang eskwelahan. May mga eskwelahan na mga ganda, katulad ng Philippine Merchant Marine Academy, Maritime Academy of Asia and Pacific, John B. Lacson, University of Cebu. Yan siguro masama yan sa mga top 10 na schools dito sa ating bansa, no? Eh, pero yung iba dyan, katulad ng sinasabi ko palagi, these people have committed a moral estafa in the pretext of giving education. Na mali naman ang natutunan, o halos wala natutunan, ang mga estudyante na nagtapos sa mga eskwelahan yan. Kaya kawawa sila kapag nag-apply na ng trabaho, kadalasan tinataboy sila sa mga opisina. Okay, doon sa ating mga kasambahay, every Monday po sa La Verdad Radio, 1350, Tapat at Totoo. That's the name of the radio station na mayroon ang UNTV. Mayroon programa si Kuya Daniel every Monday kasama po ang serbisyo publiko tinatakal doon. Apart from this segment, ang mga problema tungkol sa Marino. Kanya, we're very thankful kay Kuya Daniel for accommodating this program, especially yung usapin na may kinalaman sa tinig ng Marino. And again, Kapitan Sabay, what is your important message that you'd like to impart with our viewers? Yeah, to the viewers at lalo na sa mga population na gustong maging seafarers, ang maritime education and training po ay nasa quality at hindi sa quantity. Ang aming serbisyo
we do not emphasize on the amount of investment, but we emphasize on what we invested in terms of delivering good services, quality services. In return, medyo may laban ang ating mga marino sa buong mundo. Galing. Okay, engineer, thank you so much. Few words para dun sa ating mga manonood. Invite them again this coming Wednesday. Ayan, muli natin inibitahan ang ating mga viewers na tuwing Miyerkules ay nagbabalik kami. Dito sa servisyo dito sa Tinig ng Marino. That is correct. It's bye-bye time. Salamat po ng marami. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng mga nagpumapatnubay dito sa ating programa. See you po on Wednesday and God bless us all. Salamat po sa inyo. And unbiased reporting, comprehensive and extensively researched news features in Ito Ang Balita, coming up next. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang pasahero ng isang taxi. Nagsimula sa isang mabuting at hikaing makapagbalita. Ang aming nakita at ang aming narinig ay siya namin ibinabalita. At may nakakita na may mas mahalaga sa pagbabalita. Hindi lang sila basta mga kumukuha ng balita, kung hindi sila ay makakatulong pa rin dahil karamihan. Most of the time, nauuna tayo dun sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Kaya instead of just getting the news, unahin natin tumulong bago natin kunin yung balita.